Sir, good morning po sa inyong lahat mga babayan. At ngayong araw na ito ay nagbalik kami dito kay Ate Lyra. Excuse me po. Ayan, hinawakan ko lang po muna yung aking anting-anting. Mike Enriquez. Oo. Take two. Ay, ano to sis? Sandali sis, may nakita kasi ako sis. Kulang yan sis. Ha? Kulang yan. May nakita kasi ako. Ayan. Ayan. Pwede na sis? Miss you, ikaw ba yan? Oo, ayan. Ano yan? Ayan. Uy. Jola po. Nawala yung isa. Kasi nakita ko lang eh. Hayaan natin ba kay Cinderella to? O, dyan ka. Ayan. Naghahanapin ng ano, boyfriend. So, yun nga po. Nagbalik kami dito kay Ate Lyra. At babakita namin sa inyo kung natapos na kaya ang kanyang bahay. No? Kasi, nakita ko kasi, wala na yung bahay niya rito. O, naglaho na. No, wala na. So, ibig sabihin, eto na. Hi, Ate Lyra. Maayong, ang tawag dyan? Maayong udto. Punta ako dyan. Ayan. Hello. Kamusta ka? Wow, nagawa na malay mo? Wow. Natapos na rin kahit paano. Pwede tayo wala, pasok? Wala, ah, wala pa? Okay. Pwede ako sulod? Oh, sige, halika. Sige, una ka. Ay, wow. Purong kahoy po ito. Ah. Oh, ayan, at least kahit paano po ay natapos na. Mas maayo na. Tama? Mas maayo na ang kanyang bahay. Hindi na katulad dati doon sa ano. Kanino to? Sa kapatid mo? Ang school pala nila ay Tawinian. Ah, nag-graduate na. Mga kinder? Oh, okay. Kaya pala may mga ganito. Tawanian yung school po nila. Okay. Oh, ito na yung kanilang ano, yung kwarto nila kahit paano po, ano. Oh, medyo sariwa pa yung ano, yung kahoy. Pero pagtagal, okay na rin to. Ang galing kasi at least hindi lupa. Nilagyan nila ng ganito. Oh, ito na lang yung hindi pa tapos. Ang laki din ha. Oh. Ano pang kulang dyan, Ate Lyra? Lyra? Dingding? Dingding. Oo, okay, sige. Lalagyan natin yan. Palalagyan natin. Kulang pa daw. So, pagbalik natin, lalagyan natin. Ayun, ang laki ng abuhan nila doon. Paano siya? Gusto ko na ay kuan diri. May ganun ka? Oo. Oh, para may tambayan. O, pwede naman. Pwede. Palagyan mo. Para at least mayroon kang ano. Sige, upo tayo dito. So, ang kulang dito ay... ang kulang na lang po mga kababayan sa kanila doon. Yung dingding. Tapos, sabi ko, lalagyan ng parang terrace. Para may upuan ka. Para may tambayan siguro siya. Okay. Malamig. Malamig dito sa kanya kasi nilagyan lang nila ng ganito. So, at least po, hindi na siya katulad doon sa bahay niya dati. Wala na, nag-iba na eh. Nag-uba na. Nag-uba na, sir. Giniba niyo? Okay. Kasi, dito na sir. Dito na ka natulog? Dito mo na? Dito na? Dito na matulog. Oh, wala. Oh, wala na daw po silang balay. Kaya dito na sila natulog. Magaling. At kahit paano ay... maayos na po ang titirhan niya. Maayos na ang tutulugan. Hindi na siya nababasa doon ng ulan. Di na nabasa. Dili na nagtulo. Wala lang tulo. O, di ba? Yan po eh, sa tulong po ng pagtutulungan nating lahat, yung mga hindi po nag-skip ng ad sa atin at kay Tita Pibilab, na buo natin ng bahay nila ng... Kailangan lang talaga po nila ay pera. Di ba? Kaya kami po, sabi ko nga, hanggang may nakikita po kami na... bahay na pwede nating gawin
at ang kahoy naman nandito lang. Pagawa natin ng paggawa ng mga bahay na ganito para wala na tayong makita ang mga bahay na hindi ano. So, ngayon, komportable na si Ate Lira. Anong masasabi ni Ate Lira? Sulti mo daw. Sulti daw ni mo. Nga na daw kay balay. Salamat ko sir na ako'y balay diri. Na diha, diha pa ko, diha ko nakatulog diha. Diri na may magtulog. Isa kasi man na diri na may magtulog. Kaya natumba man ang aming balay. Ah, natumba na? Yeah. Ah. Natumba ng hangin? Oh, kita mo? Sakto talaga. Akala ko ginibanar talaga nila mismo. Yung pala natumba na. Pero yun yung, hindi talaga natin sila nakita. Paano sila? Yung bahay nila. Natumba na. So, kung sa, ano ba, kung yung sa pagdaan namin dito at di kami dumaan at di namin siya nakita at kung hindi natin siya pinilit, no, nagbalik-balik kami kahit na natatakot siya sa amin, kumbaga sa iba yun, eh, wag na. Sabi nga ng ibang comments, wag nyo nang balikan kasi ayaw. Marami naman dyan iba. Hindi. Hindi kami sumuko. Kasi kung susuko kami, madadaanan pa rin namin at makikita na ganun yung bahay nila. So, hindi na maayos. Hindi na natin mabibigyan ng magandang... At paano maayos na bahay? So, ito naman po, dahil good lumber ito, kung masisira yung dingding, mga ilang taon pa, matagal na rin yun. Pwede papalitan ulit nila, pero yung pundasyon, yung mga kahoy na yan, nakatayo pa rin yan kasi good lumber, matitibay, magandang klase, lawaan yan eh, hindi basta-basta masisira yan. No? Yung lawaan kasi napakamahal niyan, pero dito magkano lang, at least sa kanila pong mga bundok na kukuha. Kami napansin ako, may alkansya si Ate Lira. Oh, alkansya to, di ba? Alkansya. Alkansya. Ibutang ang pera diri. Hulog. Kuha agad doon sa kabila. Ah, ATM. Mag-withdraw ko? Mag-withdraw ka. Oo, oh, sige. At ka ba mag- ayan. Diyan ka mag-ibang? Oo. Oh. Sabi mo kay Ate Lira, so, di, antay siya dyan. Oh. Antay ka daw, hulat daw ka dira. O, din na. Oh. Sabi mo, at, yan. Sabi, pindot ka dyan. Mo. 1, 2, 3. Sige. Pindot. Oh, pindot ka. Sige, pindot-pindot lang ka. Sige, ang nagpindot na sis. Oh, may lumabas. Pindot pa ka. Pindot pa. Tulpo ka, tulpo ka. Mm. Eh, anak. Ano lumalabas sa pera dyan? Naligaw sa kwarta? Ay, makipila ako? Waro. Isa pa. Dahon man. Dahon. Bakit dahon? Kayo pila. Dahon. Bakit sa'yo pera? Sa akin dahon lumalabas. Sa itiin mo. Kaming dahon. Anong ginawa mo sa inyong gibuhat? Anong kwarta man sa ako dahon? Oh. Sisabihin mo mag... Oh, pang mama ba to? Pang mama? Adini. Akala ko yung ganyan, tapos ganyan na. Hindi. May lumalagas na pera? Meron sis, pero sa akin pang mama. Mama sa'yo? Oo. Oh. Yung binabalo tapos ginaganon. Dahon sa'yo? Oh, dahon-dahon lang. Okay, magtitingin na po kay Tita Clareta Person para po sa 5,000. Ibigay po natin kay Clareta. Ay, Clareta. Binigay po natin kay... Binigay po natin kay... Ate Lyra, para may pang dagdag ka sa paggawa mo dito ba? Ha? Okay. Marami pong salamat, no? Siguro yung ATM niya may ano, may swerte ano? Pipila din ako dyan. Susunod. Oo. Para magkaroon din ako, no? Iba ang ano, may iba, code. Ah, may code. Oh, ano kayang code nito?
Transpa, ano yan, sis? Kasi pa ganun eh, pa-slide eh. Oo, iba ka rin daw. Kailangan gaganun ka. Agay, gaganyan ako. Pag nag-withdraw ako dito, gaganyan ako. Pero hindi, pag di talaga to nagbigay, sinasabi ko sa... Ay, what is this? Wag. Wag, wag. Hindi kasi eh, ayaw magbigay eh. What is this? Ayaw magbigay? Sirain mo na yung si agacha mo. Oo, sirain ko talaga to. Ayan. Ay, thank you. Ayan, nangati ako. Nangati ako doon sa dahon. Thank you, ha. Congratulations. At meron na po silang bagong bahay dito. Kahit paano po ay napasaya natin yung pamilya niya. Hindi na sila doon matutulog sa dati nilang bahay. Hindi na sila matutuluan. At higit sa lahat doon, eh, hindi na natin makikita dito pag dumaan tayo. Wala nang pangit na bahay. Di ba? Wala na tayong makikita na pagsilip. Maawa ka, maluluoy. Luoy, di ba? Kasi tingnan nyo, pakita mo nga yun. You know, yung mga may kapitbahay siya dyan na maganda ang kanilang bahay kahit paano. Pero si Ate Lira, namumukod-tangi yung bahay niya po na nakatayo doon na talagang pag sinipa mo, magigiba nga yun eh. Kasi maliliit na yung haliki. O ngayon, maganda ng tingnan. Pag dumaan ka dyan, wala na yung bahay na pangit, kundi ganito na. So, kahit ganito po yung naging bahay niya, ito po yung matatawag na nating tahanan. Diba Ate Lira, may maayos ka ng bahay? Maayos na. So, magdadala na lang po kami ng kulang at saka po yung CR na pinangako namin. So, maayos na sila dito ng kanyang pamilya. Wala nang problema. And, yung solar, kamusta yung solar mo? Nagbilad? O, nagagamit? Yeah, hey, nagagamit. Importante yung nagagamit. Diba? O, kasi ang kulang lang po talaga sa kanila mga kabayan ay ito. Yung pera. Kung may pera sila, makakagawa sila ng bahay. Kasi wala silang pang pag-abas ng kahoy. Kasi siyempre bawat galaw din naman po, kailangan nila ng pera. O, ang bawat pambili ng bubong, wala sila. So kasi nga nabubuhay po sila dito na ang kanilang ginagawa, yung pangkonsumo, yung pagtatanim ng kamote para kumain, para mabuhay. Pera wala. So kahit umalis na po kami, halimbawa umalis kami dito sa lugar na ito, yung may iwanan natin sa kanila ay itong bahay na ito na nakatayo pa rin kahit abuti na ng ilang taon. Nandito pa rin po yung bahay. No? Kaya congratulations. Hmm? At hindi na siya takot sa amin. Di ba? Wala na daw ka na hadlock. Wala na. Di ba? Pang ilan na ito sa pabahay natin? Anim doon, pito. O, di ba? Wala pa tayo isang buwan, mayroon na tayong 7 houses. No? Kung ito sana'y malapit, doon ito sa Bugumbehero Village. Pero kung kaya naman namin tinatawag na village siya pag daghan yung mga bahay. Pag mga single lang dito, ang tawag po dito ay all the single ladies. Pag may nakita tayong single na lalaki, ang tawag dun ay all the single boys. Ayan. Diba? Pagka naman single, motorcycle na yun. Sis. Ah, motorcycle yun. Uwe. Ah, sariwa pa kaya umiiyak. Yeah. Siguro maganda talaga yung ganito, malamig. Sanay kasi talaga sila mga kabayan sa nahangin-hanginan sila. Kaya, ano, diba? Ano na yung tulog ni Ate Lira? Bibilhan na lang natin siya ng mga bagong gamit pagbalik. Bigyan natin siya ng washing machine! Ay, hindi. Ay, hindi ba? Ah, wala palang kuryente dito. Wala kuryente dito. Ref! Ah, waro din sis. Ah, wala din. Wala rin kuryente. Waro kuryente. Aircon! Waro din. Ah, wala din yan. Vacuum! Waro din. Waro. Ah, wala din. Ay, huwag na lang natin itong bilhan. Plato! Ah, plato! Yun, bibili natin siya ng plato kasi ang plato po nila dito, tingnan mo. Ang plato ni Ate Lira, oh. Ayan, oh. Yung lusa. Yan. May abuhan naman, ha. Water jug, balde, higaan, durabox. Gusto mo durabox? Butangana ng sanina. Butangana. Butangana ng sanina. Oo. Yung pagbukas mo ganyan. Ay, aparador pala yun. Aparador pala yun, di ba? Yung pag ginanon mo,
Tawag doon ay baul. Baul. Pag naman yung ano, yung gano'n na lang, sabi niya. Pag social kasi yon ang tunog niya lang. Pag ano, pag pang mayamang kabilit ang tunog niya. Social. Ganyan. Social yon. Pag medyo nakakaangat-angat ng konti ang tunog ng mga kabinet, ganyan. Reng. Reng. Sinusosyal. Pag pang mayamang-mayaman talaga, wala kang maririnig. Kasi pinipindot lang yon. Lilitaw na yon. Ganyan. Pag tapak mong ganyan, lilitaw na. Ganyan. Parang may hangin. Lang. May hangin lang. Ganyan. Joke lang. So, yan. Okay na po, ah. Dalang ka namin ng ano, ha? Okay. Bila natin silang Durabox, bagong pinggan, with wifi, rice cooker. Rice cooker na solar. Solar? Mayroon ganun? Sa'yo lang yun. Ah, PBTV solar yun, sis. May ilaw na siya dito. Okay, tapos, may kaldero naman ako nakita. Gusto mo ng kortina? Kortina? Butangan natin yung kortina? Oo, sige. Lagyan natin ito ng kortina. Pag ganun. O, ayan. Ano pa kaya? Ha? Yun, wall clock. O, alam na natin yan, diba? Magaling tayo magbili-bili ng mga ganyan eh. Tapos, boyfriend. Ayaw mo, didili daw. Di na pwede. Uyab din. Ayaw na uyab? Ako gusto ko uyab. Gusto ko uyab, char. So, yun lang po mga babayan. Susunod na lang po natin ulit mag-withdraw dito dahil offline na po ang bangko. Dahil Sunday po ngayon, nag-half day po sila. Marami pong salamat sa inyo lahat mga babayan. Hanggang sa muli, ako po ulit si Bugong Biyahero. Halika dito. Siya naman po si Elyang. At ikaw naman. At ito naman po ang isa nating kapatid. Ano naman si... Sino ka dyan? Petra. And I. Thank you. Bye-bye. Okay. So yun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light. No? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness, tsaka contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede niyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at tsaka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabi? Yan, kung paano po siya ikabi, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. Yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag pinuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So, ipapakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka gabi na.